good. Anytime, posible na siyang magising. That's good news! Salamat, Hubert, ha? Kahit kailan, pwede ka dito. Kahit habang buhay pa nga, eh. Gusto mong habang buhay si Rena, si Aryana? Ano, magtatalo na naman kayo? Tabi nyo nga muna yung competition tsaka selosan nyo. Si Stella na nga yan. Usapin ko si Victor. Naku, tama yan! Magsumbong ka! Alam mo dati, parang ikaw ako. Wala rin akong tiwala kay Hubert noon. Pero, tanggap ko na. Hindi ko ipapaubaya si Aryana. Hindi ako susuko. Mami, sorry po ah. Huwag mong isipin yun. Ang isang ina, gagawin niyang lahat para sa anak. Kaya huwag ka mahihiya sa akin, anak. Huwag ka mag-alala. Dahil kahit anong mangyari, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, ay walang katapusan. Pwede mamatay. Bakit? Para ko nagtatapat ng nararamdaman ko sa kanya. Anong nangyari kay Neptuna? Ang sabi, sumuko sa mga tagalupa at siya diyan nagpahuli. Bakit niya ginawa yun? Siguro, para tumigil ng mga tagalupa sa paghanap ng mga sirena. Ginawa niya yun? Mabuting sirena si Neptuna. Handa siyang magsakripisyo para sa iba. Yeah. Neptuna, anak. Mabuhay ang prinsesa Neptuna! Mabuhay! Ano pong nangyari, Neptuna? Maaring nagkasala ka sa kaharian at maraming sirenang nadamay. Pero dahil sa ginawa mong sakripisyo, anak, pinatunayan mong pinagsisisihan mo ang iyong nagawa. At handa kang ibigay ang iyong buhay para sa aming lahat. Napatawad ka na nila, Neptuna. Iyo, ina. Napatawad niyo na po ba ako? Anak, matagal na kitang napatawad. Mabuhay, Prinsesa Neptuna! Mabuhay! 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 Good morning, BFF! Mama, kakagulat kay Ebyang. Kumusta palang tulog nyo? Maayos naman yung tulog namin. Pero yung gising ko hindi maganda. Matik na ako maapaki sa'yo. Ito naman, pasensya ka na. Excited lang kasi ko eh. Saan ka excited? Sa bonding natin! Halika na! Sandali. Uy, halika na! Tumakang ka na! Halika na! Baka man pwede magbihis muna. Ay, oo nga pala. Sandali ah. Pukuhala akong damit. Papahiram ko sa inyo ha. Sandali. Sige, salamat. Sige. Masamang balita. Yung sirenang nahuli sa San Martin, nakawala. Pero, ang magandang balita, may sirena ding nakita naman manan sa Manila na ngayon ay pinaghahanap ng mga taong ko. Ang ibig po sabihin, Mayor, hindi lamang po isa ang sirena na hinahanap natin? Dalawa at maaring higit pa. Naniniwala ako na mapanganib ang mga sirena. Kaya ako'y nakikiusap sa mga mamamayan dito. Tayo'y mag-ingat dahil ang sirena ngayon ay hindi lamang sa dagat nakikita. Maaring kasama na natin sila. Ngayon, dito sa lupa. May sirenang nakita sa Batangas. Kaya lang nakatakas, kaya nawawala rin. Totoo kaya ito? Totoo talaga ang sirena. Ayaw nyo kasi maniwala sa akin eh. Nakita mo ang sirena? Hindi pa, pero hinahanap ko. Kung gusto mo, tulungan mo ako hanapin ang sirena. Malay mo, baka maambunan ka pa ng kikitain kong pera. Pupunta tayo ng Batangas. Hindi. Yung sirenang nandito sa Maynila, yun ang pinupunta niya ko. Dahil yun, may lead na ako nakuha. Kailangan silang mahuli. Kailangan silang malipon. Mayor, totoo po bang dinagdagan niyo ang pabuya sa kung sino mo makakapaghanap ng sirena at nasaan man siya? Mahalaga sa akin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kaya bibigyan ko
ng 2,000,000 piso ang sino mang makapagdadala sa akin ng sirena dito sa harapan ko. At bibigyan ko rin ng pabuya ang sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sirena. Ang sabi mo sa akin, Sirena, eh bakit may paa siya rito? Yung nga alamin ko eh. Nung makita ko yan, nakasakay sa wheelchair. Pero tinan mo to, nakakatayo, nakakapaglakad. Sa palagay ko, nagiging sirena siya kung kailan niya gusto. O ano, sumama ka na sa akin. 1,000,000 din ang halaga niyan, Brad. Kita mo, close na tayo ngayon. Sabay na tayo nagluluto. Hindi na ako makapaniwala eh. Samantalang kahapon lang, halos pagtabuyan mo kami dito. Eh kasi nga, nagkausap kami ng anak ko kagabi. Kaya ginagawa ko to para sa kanya. Tsaka, gusto ko naman talagang maging close tayo. Pati na yung daddy tsaka lola ni Aryana, yung mga Mendez. Kasi alam mo ba, wala pa ako talagang nagiging BFF na milyonaryo eh. Ay, gold digger? Eh, di ba mayaman ka na tapos kailangan pang makabingbit ng matabang isda? Hindi naman sa ganun. Ito naman, alam mo, para mapatunayan ko sa'yo na hindi naman ako talaga mukhang pera. Yung mga kamag-anak mo na walang pera, welcome na welcome sila dito. Ha? Oo. Ano ka ba naman? Ang laki naman itong bahay ko. Gusto mo yung kapatid mo tsaka yung lola mo? Dito na rin sila tumira. Sigurado ako gusto yun ni Aryana. Kuya Biang, hindi na. Kaya naman. Halos buong pamilya ko na kinukupkup mo. Wala yun. Pero alam mo, sana na lang talaga, no? Matapos na lang din yung problema mo sa buntot ng anak mo, di ba? Kasi alam mo ba, natatakot ako para sa anak ko eh. Pasensya ka na ha. Tsaka maraming salamat nga pala. Eh, pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kayo magtatagal dito eh. Dahil naghahanap si Victor ng malilipatan namin. Wow! Bongga naman yan! Pero sana, alam mo, dito lang sa malapit, para magkapit-bahay pa rin tayo. Di ba? Pero habang hindi pa nakakahanap si Victor na matitirahan nyo, lahat kayo dito, ng buong pamilya mo, welcome na welcome. Tsaka, ano, mas maganda rin yung para kay Aryana, yung makapaligid sa kanya yung mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya, para hindi naman niya maramdaman yung panganib sa buhay niya. Diba? Bagong kasala. Ano ka ba? Ang babata pa nila. Saan ka pupunta? Mag-swimming lang po, tita. Sige po. Bagay sila, no? Diba? Ikaw naman, anong kasal-kasal naman. Maabot ka na doon. Nabang ko naman sa'yo, eh sirena ka. Bakit? Anong bakit? Bakit mo ko tinitingnan? Eh, laki-sakit na nakitang masaya eh. Ang hirap kaya maging masaya nang ganito kabigat yung problema. Ilola mo nasa ospital, nawawala yung perlas. Tapos magkaaway na naman kami ng kapatid ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Posibleng habang buhay, yung tingin sa akin ng mga tao, yung tingin ng mga tao sa Sirena, halimaw na pumapatay ng tao. Tapos nadadamay pa yung pamilya ko, pati kayong mga kaibigan ko rin. Para talagang soap opera tong buhay ko. Pantaserye. May halong aksyon. Pero kahit papano, naharap ko na lang. Yun lang naman ang tanging paraan eh. Tanggapin ko yung mga nangyayari sa akin. Alam mo, may kulang sa sinabi mo eh. Kulang? Pantaserye. Aksyon. Tsaka love story. Love story pala? Oo.
ikaw ang leading lady. At ako naman ang leading man. May kulang pa din eh. Comedy. Comedy? Mm-mm. Comedy, di ba? Comedy, ah? No, comedy. Hello, comedy pa. O, ano ba yung nasa mata mo? Tubig ba yan o luha? Di ba ang luha? Tubig din naman. Itlog lang ito. Pasok talaga agad-agad, panghasa. Tiga dito ka. Agang buwisit ka. Sorry po. Madala po akong pagkain. Ayan. Miss Aryana. Oh, di ba ikaw na rin nagsabi na dapat napapalimutan si Aryana ng mga kaibigan at pamag-ana. Sabi ka? Oo. Hubert, sorry ah. Hindi talaga mapigilan maging malungkot eh. Pero tama na, hindi na. Okay lang yun. Para kumpleto, pantaserye, aksyon, love story, drama. Diba? Kaya iyak mo lang sa akin yan. Okay lang. Ando sila sa pool. Kaya lang, bawal maligo ang hindi nakasuso. Nakanda po ako. May dala po ako. Uy, ano yung ginagawa mo? Bakit ako lang po nakaswimming trunks po ako? Pati yan, may dala ka? Siyempre po, kailangan laging anda. Sige na. Thank you po. Kaya ito. Good morning. Adrian. Okay na sana ang drama eh. Naging horror pa. Ano? Wala. Sumama ka na sa amin dito. Tara. Ready ako dyan. Tayo mo lang ako. Ready na. Ay, ang lamig. Ang lamig! Wanted si Rena. Mukha namang maayos ang buhay ni Aryana eh. Tignan mo nga oh. Mukhang ang saya-saya niya maging si Rena. Tignan mo nga. May buntot na't lahat. May nag-aagawan pa. Samantalang ako. May mga paa ako pero wala naman akong love life. Alam mo kanina ka pa. Anong love life, love life? Hindi ba pwede sa anak ko yan oh? Ofelia, kapag may paan si Aryana, ha? Tsaka yung pwede na siya mag-boyfriend. Kampihan mo si Hubert, ha? Huwag yung Adrian, ha? Alam mo, Ibiang, wala akong kakampihan. Kasi, hindi pa pwede mag-boyfriend ng anak ko hanggat hindi siya 30. Ha? Hoy, baka naman maging bilas ang sirena na yun si Aryana. Ako sa'yo. Dali. Tama na yan. Kumain na tayo. Iko. Ayan na. Hindi. Ako na, Ariana. Ako na nga eh. Nauna ako. Ako na lang. Anak. Okay lang ba kung iwanan kita dito sandali? Sa po ay pupunta? Sa ospital. Kausapin ko si Victor. Kailangan niya malaman ang nangyari kahapon. Kung anong ginawa sa atin ni Stella at ni Megan. Damit para sa inyo ni Rihanna? Para sa ating lahat. Pati kami? Dito muna kayo ni Lola. Total naman si Ibi ang nagpresenta ng bahay niya. Kahit pansamantala lang. Tsaka tama din naman siya. Mas mabuti na yung marami tayong nakapalibot kay Aryana. Oh, sige, ate. Yung wheelchair, habang kakalimutan. Sige.
Tulungan mo naman huwag ipake. Andoy! La! Andoy! La! Tulungan mo nga ako dito! Hindi na natin kailangan dalhin to. Ikakailangan niya ni Aryana eh. Hindi na po, La. May swimming pool na po doon si Hubert. Ha? Ah, ganun ba? Eh di, maipake yung swimsuit ko. Yung two-piece. Two-piece? Oh, sige na, La. Sige na. Kunin mo yung swimsuit. Ay, sige na. Mag-close yung kapit. Ah, Stella! Ganda mo yung swimsuit mo, La, ha? Baka may mind lang pa. Nakakatawa talaga yung pamilya niyo, no? Nakakaingit. Ang dami na nga na yung problema. Naingit ka pa? Ayun na nga eh. Dami yung problema. Pero nakukuha niyo pa rin magbiro. Siguro, yun nilang yung paraan para pagaan namin yung kalooban namin. Bakit namin? Natin! Karamay niyo ko, Andoy, no? Dadaling ko rin yung two-piece ko. Yan! Mas okay yan. Mas gusto na mga tamakita mag-swimsuit. Okay, Andoy. Ready, no? Ay! Sa balutan. Saan ang punta nyo? Ano ba talaga nangyayari? Tumatakas ba kayo sa pulis? Nasaan si Aryana? Si Ofelia, nasaan? Ma'am, bakit naman sila tatakas sa pulis? Eh, wala naman silang kasalanan. Eh, bakit nga sila nag-iimpake? Babaka sila po. Babalik din. Saan? Bakit? Ma'am naman, daig nyo pa yung reporter kapag makatanong. Teka, last question. Paano renta ng bahay? Eh, hindi pa kayo bayad ngayon buwan. Babalik ako agad, Ibiang, ha? Total, parating naman na si Andoy, eh. Sige na, Ofelia, huwag kang mag-alala. Babantayan naman namin si Aryana, eh. Babantayan ko po si Aryana. Hindi ko siya papabayaan. Mami, mag-ingat po kayo, ha? Sige. Victor? Oh. Ofelia? Victor, may kailangan ka malaman. Kami ni Aryana ang hinahanap ng pulis. At sigurado daw siya ni Serena sa bahay. Buti na lang nakatakas si Aryana. Kung hindi, nahuli siya ng mga naghahanap sa Serena. Kinausap ko si Stella. Nangako siya sa akin na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol kay Aryana. Nasaan si Aryana ngayon? Pansamantala kami nakikita kay Ibiang. Pero Victor, hindi kami ligtas doon. Maaari may makapagturo ng bahay ni Hubert. Kaya maghahanap kami ng ibang pwede mapagtaguan. Andiyan ang Serena? Oo. Oh, yan ang sinabi ng informant ko. Paano magkakaroon ng Serena sa lugar nito? Walang dagat, walang ilog, walang katubig-tubig. Hindi ko alam. Pero siguradong sigurado ako. Nadyan nakatira ang sirena nito. Hello, Victor? Stella, nasaan ka? Kasama ko si Megan ngayon. Sige, aantayin kita dito. Stella, ikaw ba ang nagsumbong sa mga pulis tungkol kay Aryana? Kayong mag-in na lang naman nakakaalam tungkol kay Aryana, di ba? Sino pa bang pwede magsumbong? Pwede kayo lang. Mukha alis, Re. So, dala lang natin. Pero sabi ko na yung ahente, bibiling ko na yung bahay na inaalok niya. Para makalipat na kayo. Green sasakyan. Parang kayo naman sumisagot sa atin. Teka, yan yung pulis na pumunta sa bahay, ah. Diyos ko! Huhulihin na tayo! Si Mama, paano pag nagising na siya? Hindi na siya dapat magising.